Hello, Ryan Lambatan again. Sa video na to, papakita natin kung paano i-repair yung mga mini PC tulad nito. Ito po yung unang this year, last year yata to. Itong isa, ito yung pinaka yung unang labas yata. Hindi ko so mas mabigat siya kaysa ito yung mga latest na model. So, ang gagawin natin, paano natin to i-reset yung mga ganitong mga unit. Mga screw. So, sa model na to, may apat na screw to dito. Ah, so, yung problem pala nito is ayaw nang mag-on at sa ito. So, ito. So, ito po yung pinakamain. So, kukunin lang natin to. So, paano siya una, paano i-reset? Yung i-reset natin guys, tatanggalin lang natin to yung battery niya. Yung dito nakalagay. So, pag natanggal na yung battery, pwede mo ring i-short ito. Short natin, mga ilang minuto. Pero yung ginagawa ko guys, kasi kahit tinanggal ko lang yung battery niya, tapos, mga isang araw na hindi nakasaksak yung battery niya para totally talaga siya mag-discharge para magiging parang lahat ng nag-grindy dyan or mga static yung mga na-discharge. So ito baklasin lang natin, titanggalin lang yung nating battery tapos kahit mga isang minuto. And then, isang araw, hindi natin saksak yung battery. Para totally talaga siya mag-discharge yung main board niya, o yung logic board niya. So, okay. So, ito yung sa isa. So, yun lang yung ginagawa ko. Ito, wala na tong screw. So, yung problem is hindi na siya mag-on yung dalawa, itong dalawang mga unit na to. So, yung ginagawa ko nire-reset ko yung or dinidischarge ko yung mainboard niya. Tapos, tanggalin yung battery. Yan. Pag natanggal na yung battery, guys. Yan. Pag natanggal niya, right, 1 minute lang dito. Si-short natin tong yung sa battery na side. Yan.
para doon talaga mag-discharge. Pero para siguro yung resulta, isang araw. Wag mo muna, isang araw, wag mo muna itong isaksak yung battery. Para totally talaga mag-discharge yung mainboard. So, yan guys, kahit mga, pwede na rin mga isang oras, dalawang oras, o mga 30 minutes, basta depende, kasi may iba kasi matagal ma-discharge yung sa mga circuit niya. So, mga 30 minutes. Try natin to guys, 30 minutes. Okay, balik tayo. So, ito try natin. So, mga 30 minutes to 1 hour. Hindi natin nilagay yung battery niya. Try natin kung mag-on ba. So yun, umilaw siya. So first niya nito, pag sinaksak mo yung power DC niya, so magbo-blow yan. And then so mag-off ulit. So yun, parang may progress yung reset natin. So ito try natin. So try natin ito siya. So go natin. Yun, nag-read siya. Ah, hello guys, balik tayo. So, try natin i... Saksak natin yung power. Yun. So, kung titingnan natin, so, first natin sinaksak yung power, so magbo-blow yan. So, after mga few seconds, babalik yan, no? So, naka-off na. So, it means parang nag-initialize yung... So, try natin i-on yung unit. Yun. Nag-on siya. So, ito pa yung indicator niya. Yun. From red to blue. So, titingnan natin yung... Nag-blow siya guys, pero yung display ayaw pa. Napalitan muna natin itong converter guys. Baka siya.
display. Dapat pag long press natin, kailangan mag-open. So, kikita natin. Yun, nag-start up na siya. So, so nag-start na siya. Okay. Finalize na natin 'to, guys. Balik natin dun sa loob ng casing niya. Long press lang natin para mag-shutdown. So, ang ginawa lang natin, guys, is tinanggal natin yung battery. Pag natanggal na yung battery, yung pin niya, sinort natin mga 1 minute. Tapos, hindi natin muna binalik yung battery niya. Parang binabad pa natin siya ng mga 20 to 30 minutes or to 1 hour, 30 to 1 hour para yung circuit niya, yung main board niya, ma-discharge lahat ng mga electricity or yung mga current doon. So, balik natin sa casing niya, guys.
Kanon lang kasi ka easy siya kay ibalik guys, ibalik yung kanya. Wala na kasi itong mga screw pa. So try natin guys. Yun, nag-blow siya. So it means hintayin natin ma-open guys. Yun na. And then blue. Yun, start up na siya guys. So, nag-start up na siya. Ayun. Tingnan natin. Wala mouse. So, nag-start up na siya guys. So, okay na yung item to. Ayun. So, so, okay na siya guys. So, na-fix na natin yung problem niya. Kasi yung problem niya, ayaw mag-on. So, ngayon, nag-on na siya. So, successful yung ginawa natin na reset. So, minsan kasi guys, pag hindi siya pa rin okay, after 30 minutes natin na hindi niya sinaksak yung battery, isang araw, try natin isang araw, isang buong araw. So, para talaga ma-discharge talaga yung electricity niya dun sa motherboard niya. So, ito na po yun guys. Okay na siya. So, si-shutdown lang natin. Yun. So, yun lang yun guys. Salamat sa pagpanood. Thank you.